Please subscribe my channel. Please subscribe my channel. And press the bell icon. Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Sarge Makagosto Vlogs. So don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Just click Sarge Makagosto Vlogs. So keep on watching until the end my YouTube channel. So for today's video, so ang pag-uusapan po natin kung bakit, so nakita nyo naman sa title, paano ako pumayat. So almost magto 2 years na siguro, kasi magto 2 years old na yung aking baby. Simula nung nagbuntis ako, simula nung nanganak ako, lumobo talaga ako ng tuluyan. So, ang tanong kong, bakit? Alam nyo naman yun, lalo na pag nasa bahay ka lang, di ba? Parang wala kang pakialam. Kain ka lang ng kain, kain dito, kain doon. So, ano ang aking mga ginawa? So simple lang. Pag tuwing umaga, uminom ako kaagad ng maligam-gam na tubig. So yung warm water. So, tapos saka ako ng home exercise, home work. Yung mga SS tips lang po yung aking ginawa. So, parang ang dami ko, mag-uumpisa pa lang ako, kumbaga, hinihinay lang yung aking ginagawa. Kumakain ako ng kanin, konti-konti na lang, hindi na ako nagdadagdag. Kahit masarap pa yung ulam, minsan naman ulam mo yung kinakain ko, minsan naman naglalangka ako ng itlog. Dalawang itlog, nagugusog na ako yan. Hindi na ako nag-memoryan. Dati kasi, makakapot na almusal ko kanin, kaya ako lumuto kanin. Tapos, tanghali kanin ulit. Tapos, paghapon naman, tinapay. Tapos, pag nararamdaman ko na nagugutom na naman ako, kakain naman ako. So, parang, tapos, katapos pag kumain ng tanghali ng kanin, maghahanap ako ng mga chips or biscuits, ganun. So, yan. Hindi naman ako pala inom ng mga soft drinks, yung mga tanis, hindi ako mahilig nun. Cakes, hindi rin ako mahilig. Chocolate, konti-konti lang. Doon talaga ako lumubo ng todo sa kanin. Tapos, kaya naging ganito ako kalaki. Tapos, ano pa? Yung katatapos natin kumain, guys, dapat hindi tayo agad umuupo. Hindi tayo dapat humihiga. Mga ilang minuto muna tayo nakatayo pagkatapos natin kumain. Kakain tayo, oo. Hindi yung
agad-agad hindi tayo kakain ng kanin. Kakain pa rin tayo, guys. Huwag nating abusuhin yung ating pangatawan. Huwag nating biglain yung ating pagbabawas ng timbang. At saka guys, hindi ko na nga alam kung ilang yung ano ko ngayon. Wait, hindi ko alam kasi naman na ever since talaga in the first place, hindi po ako nagtimbang. Tinitignan ko lang yung aking mga pantalon, kung maluwag na. Tapos yung legs ko, medyo umayat na rin. Yung problema ko lang itong braso ko. Yan yung naiwan. Tapos yung dito upper back ko, yan yung talaga yung pinofocusan ko talaga. Yun talaga yung aking inuunang paliitin. Kasi parang yung ano ko nadadamay na kasi yung chin ko. Panghuli ko talaga yung chin ko. Mabilis kasi ako parang constipated. Yung sinasabing constipated, constipation. Makakain ka lang ng kaunti, lalaki agad yung chin mo, ganun. Constipation, ganun. Tapos, ano pa? Yun lang naman. Kumakain ako ng kahit hindi oras ng pagkain, kumakain ako. Basta makaramdam ako ng gutom, kakain, nakakain talaga. Kasi madali po umiit yung ulo ko noon. Kasi si Ma'am, si Sarge is nag-breastfeeding lang siya ng almost 1 month. Tapos, yun na, parang, tapos gumamit ako syempre ng yun naman yun, mga manshi, yung pa-inject ako 3 months nung nadatnan ako agad ng mga 3 months. 3 months akong nanganap noon, dinatnan na ako. Tapos nag-decide ako na magpa-inject yung dito. Yung inject ba yung 3 months lang po? Yung 3 months. Tapos pag mag-expand, wala na. Ganon. Tapos, nung nag-expire, nung nag-decide ako na dun kasi ako lumubo ng todo kasi walang limitation yung aking pagkain. Pag makarapan talaga ako ng gutom, kakain na kakain talaga ako kasi masakit sa ulo, nahihilo ako, ganun yung nararamdaman ko. Kaya nag-decide ako na hindi pa nag-expire, nakapag-decide na talaga ako na mag-pills na lang. Kaya lang ganun pa rin, mahapdi yung chan. Tapos pag mga dumadaling araw, hindi naman ako bumabangon, hindi naman ako kumakain, tinitiis ko lang yung hapdi ng chan ko. Kaya nag-decide talaga ko na itigil ko na. Kaya ngayon mga 1 year sobra na po, wala na akong ginagamit ang kahit ano. Kaya ngayon, ito ko ngayon, hindi na talaga ko tumaba ng hindi pa naman ako, hindi mo naman as in dati pumayat talaga kasi lumit yung mukha ko. Sabi daw nila parang naging matanda ako tignan nung payat na payat. Ganun talaga ang Pilipino, no? Pag payat tayo o pag mataba tayo, sasabihin ang taba-taba mo na, lalo na nung pag hindi ka masyadong nakikita ng ating mga kakilala, diba? Tapos pag bigla kang makita na, uy, payat-payat mo, parang hindi naman bagay sa'yo, mas bagay sa'yo yung mataba ka pa, ganun-ganun. Kasi parang daw nagda-dry yung skin pag nagiging payat, ganun-ganun. Basta ganun, siguro na-shock lang sila para nabigla sila sa naging resulta ng iyong pagpayat. So, ito ko ngayon, hindi ko na alam kung ilang plus na akin. Siguro mga 30 something, 30, pero dati nagmabot ako ng mga 40 plus, ganun yung baywang ko. Pero okay na ako dito sa katawan ko ngayon. Hindi naman na ako hinihingal, hindi katulad dati na kung tinkibok ko lang, pagod ako agad. Okay na to, pero mas pag-iigihan ko pa yung aking home workout. Hindi naman kasi daily na nakakapag-exercise. Yung sa pagkain lang talaga ang nakakapagpapayat.
So ang home, yung workout at saka exercise, nakakapag form, nakakapag firm lang ng ating mga muscles. Or kasi pag umapayat tayo, parang lumalawlaw yung ating anong katawan, syempre tumaba tayo, tapos biglang papayat, diba? Parang lalawlaw yung ating mga braso, mga legs, lalo na yung chan. Kaya kailangan nating i-firm kaya tayo nag-exercise, kasi pangit naman din pag lawlaw yung ating ano, parang katulad nito. Ito, hindi na siya lawlaw, dati lawlaw yan. So ito na ako ngayon, ewan ko kung ilang ano na ako ngayon, ilang long size ng ano ko. Ito na ako ngayon, guys. Ito yung dito ko, pina-firm ko yung breast ko. Dito. Tsaka dito sa upper back. At saka itong braso ko. Pero okay na ako. Okay na ako. Hindi katulad ito. Itong picture na to. Halos wala na akong leg. Guys. So, sa next vlog ko po, i-share ko sa inyo kung paano ako mag-workout, guys. So, yun lamang po, guys, ang ating vlogs. Share ko lang po sa inyo yung aking ano, fats journey. Mga fat, baby fats. Yung aking pagbuntis at saka sa aking pagkatapos ng aking kapapanganak sa aking bunso. So, yun lamang po, guys. Thank you for watching. And don't forget to like and subscribe. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, click the all notification bell po para ma-notify po kayo at saka ma-update po kayo sa aking mga susunod na mga video. So, yun lamang po, guys. Sana po nag-enjoy kayo sa aking sa aking share sa inyo, sa aking taba at saka sa pagpapapayat ko po. Pero mas iigihan ko pa ang aking pag-workout para mas ma-achieve ko po ang aking weight goals at saka ang aking fitness goals. Kailangan maging healthy ni Mamshi para sa kanyang dalawang anak. So, yun lamang po, guys. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. So, please subscribe na po kayo. Thank you. Bye-bye.